Good morning, guys! Ito na naman tayo, mangungulit na naman tayo sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo sa living room. So, ipapakita ko sa iyo kadalasan na ginagawa ng mga OFW na tulad ko. So, di ba, yung mga iba, bawal mag-cellphone. Yung ibang mga, bawal mag-cellphone. Binawalan sila mag-cellphone. Pero paano naman yung mga pamilya natin sa Pilipinas? Di ba, discarte lang. Kailangan natin dumiskarte. Kasi, syempre, paano na kung nag-text yung Pilipinas, yung taga-Pilipinas, so emergency, whatever, huwag naman sana. Pero, di ba, kailangan din natin mag-cellphone. Wala na tayo nung panahon ng kopong-kopong, nandito na tayo sa new generation to, kailangan natin ng cellphone. So, ang technique sa mga ganyan is, halimbawa, yung amo mo nandun sa taas, o nandun to, ano lang, pasaglit-saglit lang, o, di ba? So, halimbawa yung cellphone mo is na ganyan, ano, biglang nagtututututut ka, nagtututututut ka, ganyan, biglang bumaba. Ganun ang mga discarte number one. Discarte number two is... Nandiyan na... Discarte number two is... Biglang gumatay! Oh, diba? Nakatago na siya. Nandito na siya. Nandito siya! Nagtatago siya! Sick! Yun ang discarte number two. Discarte number three, pupunta ka sa kubeta. Kunwari iihi ka, nagtututut ka. Yun ang discarte number 3. At discarte number 4, hindi ko alam. Basta ang pagkakaalam ko. Yung salawal ko, kaya nagkakantalaw-law-law kasi nga, lagi kong ginaganon. Pag nandiyan na, diba? Biglang naman eh. Tapos gagaling ka lang. Uy! Bongka, walang cellphone, di ba? Ganun ang mga discarte ng mga OFW. Kailangan din natin maging wise minsan. Parang si Lumen, wise siya. O di ba? Kailangan din ang mga OFW ay wise. Wise, di ba? Uy!